Magandang araw, Pilipinas. Ako si Orin Miranda, inyong kapatid sa Impabawid. Ngayon ay 19 na Hunyo taong 2020, araw ng Biyernes. At kayo'y nakatutok sa DOST report kung saan ang mga may kabuluhan at napapanong balita tungkol sa siyensya at teknolohiya ay ihatid namin sa inyo straight from the S&T Authority ng bansa. Nasa kabilang linya po ngayon na nag-iisang sekretary ng Department of Science and Technology, Secretary Fortunato Boy de la Peña. Sick Boy, magandang araw po. Magandang araw din sa iyo, Onin, at magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Sick Boy, naniniwala po ba kayo na malikhain ang mga Pilipino? O siyempre naman, napakamalikhain ang mga Pilipino at yan ang ating pag-uusapan ngayon. Tama po kayo, Secretary Boy, dahil mamaya po, pag-uusapan natin ang iba't ibang imbensyon ng ilan sa ating mga kabayan at kung paano sila nabibigyan ng assistance ng Department of Science and Technology. At para ibahagi naman sa atin ang data ito, sasamahan tayo ni Engineer Edgar I. Garcia, Director ng Technology Application and Promotion Institute o DOST TAPI. Magandang araw po, Director Egay. Magandang araw din, Onin. Magandang araw din po, mahal na Secretary. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon. Ayan. Sigurado po ako, sir, na marami ngayon sa ating mga kabayan ang nakatutok sa ating programa at maaring mayroong mga nanonood ngayon na naka-invento ng isang bagong bagay pero hindi pa nila alam kung ano mga susunod na hakbang dapat gawin. Kaya tutok lamang po kayo dahil baka may mapulot yung bagong kalaman sa ating episode ngayong araw. Pero bago yan, ibabagi muna sa atin ni Secretary Boy ang ilan sa mahalagang balita tungkol sa agama teknolohiya sa bansa. Maraming nag-aabang at nagtatanong, kamusta na ba ang estado ng agama at teknolohiya sa bansa? Sasagot din niya ni Secretary Boy ngayon na. Bell oras na para sa DOST Report with Secretary Boy de la Peña. DOST Report. Ako'y natutuwang ibahagi sa ating mga taga-subaybay ang mga nangyari nung nagdaang linggo at hahatiin ko sa dalawang bahagi. Una muna ay yung may mga kinalaman sa kalusugan at sa isang bahagi one part ng kabuhayan. So, ang una kong ibabalita ay ang pagkaka-aproba ng Cabinet Infrastructure Cluster doon sa proposal ng DOST na mapasama ang itatayong building at facilities ng aming proposed Virology Science and Technology Institute of the Philippines BIP na itatayo sa New Clark Economic Zone in Capas, Tarlac. Kung sakaling maaproban yung proposed bill creating that institute, ay sinabayan na rin namin ng proposal sa Cabinet Infrastructure Cluster para sila na ang magpondo. Ibig sabihin, masasama yan sa National Infrastructure Program. So, siguro naman ay nakumbinsin namin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang institute na magiging sentro ng research sa virology at sa pagde-develop ng mga produktong katulad ng mga diagnostic kits, therapeutics, and vaccines. So ito ay isa sa mga strategy natin para magkaroon naman tayo ng a certain significant level of self-reliance in generating knowledge on viruses and developing the products that we need to address viral diseases. Ang pangalawang update ay yung report ng ating DOST, DOST-PCHRD o the Philippine Council for Health Research and Development tungkol sa ongoing WHO solidarity trials. Ano? Alam naman natin na may inirekomenda ang WHO para sa tinatawag nilang solidarity trials at kasama dyan ang hydroxychloroquine, ang lopinavir at ritonavir at ang remdesivir. At ang target ng ating WHO ay magkaroon ng 5,000 pasyente sa lahat ng sasali sa buong mundo. At ang Pilipinas naman ay nag-set ng target na 500. Okay? So tayo ngayon ay nasa 288 patients enrollment na. So
malaki ang pag-asa na mabuo na natin yung 500 sa di kalayuang panahon. At ang breakdown ng 288 na yan, yung tinatawag na yung local standard of care, okay, ito yung parang control group, ay 88. Yun naman binibigyan ng hydroxychloroquine ay 66 na. Yung lopinavir, ritonavir ay 75. At yung remdesivir ay 59. So, umaasa tayo na mararating natin yung ating target na around 500 patient enrollment para nang sa ganun ay madaling matapos ang ating part ng clinical trials. Doon naman sa bahagi ng kabuhayan, natutuwa rin akong i-share na noong June 16, ay nagkaroon ng convergence meeting na tinatawag na ini-organize ng ating Department of Trade and Industry involving a number of government departments and agencies. At yan naman ay para pag-usapan ano ba ang gusto nating ma-attract ng mga investments para sa ating bansa. So ito kasi ay in-emphasize noon namang cabinet cluster for economic development cluster sa ating cabinet. At ako ay nagsubmite ng pitong kategorya ng mga investments na sa tingin ko ito ang dapat nating i-attract sa ating bansa. Marami dito ay may kinalaman sa science and technology. Una, sabi ko gusto natin ng mga investments from companies na magsasagawa ng R&D dito sa Pilipinas. Pangalawa, gusto natin yung mga investments na magkakaroon ng high value adding contribution, no? Yung pangatlo ay yung mga investments na gagamit o mag-utilize ng services ng ating mga highly trained human resources in science, technology and engineering here in our country. Ang pang-apat na category na inirekomenda ko ay yung mga investments na gagamit ng inputs ng ating mga local small and medium enterprises bilang mga support industries. Ano? Kasi napapansin ko ng mga isa-ibang cases, yung mga investors dito, pati yung kanilang support industries ay galing pa din sa bansa nila. Ano? So dapat naman yung mga support industries ay dito na galing. Panglima ay yung mga investments o yung mga investors na willing mag-locate sa mga new growth areas na hindi naman tayo nakakonsentrate dun sa malalaking siyudad na develop na. Pang-anim ay yung mga investments na makakabigay ng suporta dun sa mga roadmaps in our key industries. Ang DTI naman ang nangunguna dyan sa pag-develop ng mga roadmaps sa ating key industries. Meron din ang DA. At dapat yung mga investments na lalagay dito ay makasuporta dyan sa mga roadmap na yan. At ang panghuli kong inirekomenda, pampito, ay investment in areas which will focus on certain products na hindi lang para sa export, kung hindi makakamit din ang demand ng ating local or domestic market. Katulad halimbawa ng mga medical devices or mga medical products katulad ng mga diagnostic kits, drugs and vaccines, yung mga may kinalaman sa consumer electronics, yung mga energy storage systems, yung mga machines and equipment na gagamitin ng ating mga production sector at yung mga communication systems as well as mass transport systems. So siguro idadagdag ko pa ang isang ika nga ay development na may kaugnayan din sa kabuhayan. Medyo mahaba itong mga developments related sa kabuhayan. So siguro puputulin ko din ito. Ang isusunod ko namang i-report ay ang ating DOST, Philippine Council for Agriculture, Aquaculture and Natural Resources Development or PICARD. DOST PICARD ay nakahanda ng pumasok into collaboration with Caritas. Okay? Para sa kanilang gulayan sa pamayanan program. So ang DOST PICARD at ang Caritas Network ng Catholic Church of the Philippines ay nakaset na for a collaboration on urban agriculture technologies. Ito ay sa ilalim ng
Galing Picard Program ng DOST Picard at ito ay nakapokus sa pagkain at kabuhayan sa pamayanan at particular meron silang programa na tinatawag na Gulayan sa Pamayanan Program. Ang mga technologies na involved dito ay yung mga Enhanced Potting Preparation or EPP, yung mga Simple Nutrient Addition Program or SNAP, at yung hydroponics. At ito ay ilalagay sa mga lugar na i-identify ng Caritas. Susuportahan ito ng tatlong regional offices initially, ang Region 3, ang Region 4A, at ang National Capital Region. Ito ang Central Luzon, ang Southern Luzon A, at ang National Capital Region. So, ito muna ang unang bahagi ng aking report for this week. Yeah. Mga kaibigan, unong yugto pa lamang yan ng iba pang science and technology projects para sa bayan, atin pong malalaman sa pagbalik ng DOST Report. Intellectual property is a central element in establishing the value and potential growth of technologies and crucial component in commercialization and innovation. The value of IP assets such as patents, utility models, trademarks, industrial designs, copyrights, and prototypes often changes and indeterminable. As the IP evaluation begins to be recognized as a means to efficiently transfer results of government-funded research and development, a standardized policy and technology transfer and well-defined IP evaluation protocol is a must-have. Written by Bapi's very own specialist, this manual envisions to provide a brief and simplified explanation and mechanism. This initiative is to enhance the innovation framework of the country. Nagbabalik po tayo mga kaibigan at kasama pa rin natin, of course, Secretary Boy para sa mga patuloy ng kanyang DOST report. Secretary Boy. Salamat, Onin. So, sa pagdudugtong ko doon sa aking earlier portion ng report, ay i-report ko din na ang DOST ay nag-release na ng guidelines para doon sa assistance program for overseas Filipino workers na naghahangad na magtayo ng tinatawag nating technology-based micro enterprises. So, noong June 17 ay pinirmahan ko na at inirelease ang guidelines para dito. Ang tawag sa program ay Innovation for Filipinos Working Distantly from the Philippines or IFWDPH, I-Forward PH. At ito ay support program na ang hangarin ay matulungan yung mga repatriated or returning overseas Filipino workers or OFWs na makapagtayo ng sarili nilang technology-based businesses or micro-enterprise para naman sila ay ma-encourage na mag-settle dito sa atin for good. At ito ay i-implement ng two phases. Ang unang phase ay yung tinatawag na capability building for the development and management of technology-based enterprise kasi kailangan ding makasiguro tayo ay, na sila ay magaling na entrepreneur. At yung pangalawang bahagi ay yung tinatawag na innovation funding for the technology-based enterprise. Ang halimbawa nito ay yung mga technology-based enterprises na involves food processing, metalworking, electronics, information and communications technology, horticulture, aquaculture, kahit yung mga gusto rin magtayo ng mga technical consultancy groups. At ang bawat isang beneficiary or group ay ma-entitle sa isang package of support na hindi lalampas sa halagang 250,000 pero ito ay subject to counterpart funding requirements. No? Kailangan meron ding pondo yung OFW na na-save. No? At ang bahagi ng fund package na yan na pwedeng gamitin for equipment acquisition, ito ay magre-require ng repayment without interest over a 4-year period. 1 year grace upon receipt and 3 years installment. Tapos meron din tayong inirelaunch na
Ito ay yung ating programa para ma-market ang produkto ng ating micro, small and medium enterprises or MSMEs. Nung una, ito ay i-design lamang namin para sa mga beneficiaries ng Small Enterprise Technology Upgrading Program ng DOST. But later, ini-open na rin natin ito sa ibang mga MSMEs. Sama na dito yung mga ating mga tinatawag na inventrepinoys, ano? Mga inventors na meron din silang mga kumpanya. Kasama na din dyan yung ibang tinutulungan din ng ibang gobyerno. At kahit sino na magko-qualify dun sa criteria, ay pwedeng sumali dito sa aming tinatawag na One Store Program. Ito ay isang e-commerce platform. At it has actually been operating since 2015 nationwide. Pero inilaunch natin yung One Store City Android app. Okay? Ito ay innovation na naman ng ating One Store program that will benefit consumers in the countryside. So, ang One Store ngayon ay nakikikolaborate dun sa movement na ang tawag ay Pinas Muna Tayo, a campaign launched by both the private sector and the government to put country first and encourage Filipinos to support local industries and businesses. Sa panig naman ang kaayusan ang ating balita ay tungkol sa in-unveil ng aming DOST shared or Philippine Council for Industry and Energy and Emerging Technologies Research and Development ang output ng dalawang proyekto na sinuportahan ng DOST shared at ito ay sinagawa ng De La Salle University. Ang tawag dito sa projects na ito ay yung vision-based traffic information and analysis. Or if you will get the initials of traffic information and analysis, TITAN, TITAN. Okay? At meron din silang proyekto na meron na ring resulta, optimal allocations and allocation of personnel or OLAP, OLAP. No? So TITAN and OLAP. Itong TITAN ay merong web-based web interface system na pwede mag-process ng daytime traffic from roadside surveillance cameras. Okay? At makaka-generate siya ng mga useful traffic statistics like vehicular count and vehicular speed and other data. On the other hand, yun namang Project OLAP, yung optimal location and allocation of personnel, ito naman ay makatutulong na makapag-provide ng public transport service route design for Metro Manila. At may kaagapay itong manual na pwedeng ma-i-apply sa kahit anong region ng bansa. So itong Project TITAN, ulitin ko, ay yung vision-based traffic information and analysis. At ito ay gumagamit ng artificial intelligence. While yung ating OLAP or yung optimal location and allocation of personnel, ito yung mga routing design, ay gumagamit naman ng big data analytics. So, ang target users niyan for TITAN ay ang MMDA at for OLAP ay ang DOTR. Doon pa rin sa, doon naman sa bahagi ng kaayusan, ang gusto kong i-report, ito naman ay isang paghahanda pa lamang. Ang title ng report ay DOST Science Education Institute supports DepEd, okay, with STEM learning, STEM, science, technology, engineering and math, STEM, through radio and online systems in the post ECQ period. So kasi yung aming mga ano sa DOST, yung aming tinatawag na mga boost na science explorer at saka yung new lab na ginagamit para maglibot para magamit itong mga buses na ito. May mga equipment dyan, may kasamang mga trainers at nagpupunta dyan ang mga estudyante para makagamit sila ng mga facilities dyan sa Science Explorer at sa New Lab bus. Pero because of limited mobility ngayon under the new normal environment, siguro mahirap ilibot yung mga bus na yan. At ang ating ngayong pagtutuunan ng pansin ay yung learning for elementary students through a what we call a radio eskwela sa siyensya program.
Radyo Eskwela sa Siyensya Program, at yun namang para sa mga high school ay yung Tuklas Siyensya sa Eskwela Program. Ito ay pinaprepare na ng DOST Science Education Institute in time for the opening of school year 2020 to 2021, at ito ay ipipresent sa DOST for adoption. Makakatulong din ito doon sa distance learning. And lastly, gusto ko lang i-share na noong June 12, ako ay naatasan, ito naman ay request ng Department of Foreign Affairs, na ako ang mag-present ng Philippine paper doon sa UN General Assembly's High-Level Thematic Debate on the Impact of Rapid Technological Change on the Sustainable Development Goals and its Targets. So, I represented the Philippines and I delivered the national statement na ang naging focus natin ay yung mga accomplishments ng ating bansa reflecting rapid technological change, particularly in the health sector. So we highlighted, for example, the projects that we developed, like the disease model called PASTER, na originally yan ay para sa dengue at typhoid at measles, at ngayon ay ginagamit na for COVID-19. At ganun din naman yung local technology platform natin na developed for dengue na nirepurpose or niremodel para maging technology platform para sa ating PCR-based COVID-19 detection kit. And then nabanggit ko din doon yung paggamit natin ng mga sistema like yung rapid pass system doon sa mga checkpoints, which is also technology-based, yung ating telemedicine device, RxBox, yung ating paggamit ng mechatronics for physical rehabilitation therapy bilang mga halimbawa. So, I actually stated the Philippines, shall we say, welcoming the Secretary General's call to evolve the support of UN development system, particularly to middle-income countries and to a strengthened international cooperation. So, yan ang buo-buo sa ating DOST report as of the end of this week. Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po, Secretary. At maya-maya po, abangan po ninyo, sasagutin niya ang tanong ng bayan sa ating segment na hashtag Itanong Mo kay Secboy. Pero bago yan, pag-uusapan muna natin ang mga makabagong imbensyon ng ilan sa mga Filipino inventors sa pagbabalik po yan ng DOST report. Mayroon ka bang ideya o intensyon na gusto mong gawa ng prototype, ngunit kulang pa sa puhunan at gagamitan? Kaya naman narito ang TAPI IDD to assist you. Ang TAPI IDD ay tumutulong sa paggawa ng unang prototype ng isang intensyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical at tulong. Mag-apply na! Kayo po'y nakatutok sa DOST Report dito lamang po sa DOSTv Facebook page. I-share nyo na ang ating programa gamit ng hashtag DOST Report at hashtag Science for the People. So ngayon mga kaibigan, makakasama po natin si Engineer Edgar Garcia, ang Director ng DOST Technology Application and Promotion Institute. Magandang araw po, Engineer. Magandang araw din, Onin. Magandang araw po, mahal na Secretary. At magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, Secretary or Director, ang Department of Science and Technology po binubuo ng 18 ahensya. At isa nga rito yung DOST TAPI na yung namumunuan po ninyo. Maaari po ba ninyong maipaliwanag po sa amin kung ano ang gawain ng DOST, DOST TAPI? Ang DOST TAPI ay isang service institute na siya pong responsable sa mga pagko-commercialize ng mga technologies na na-develop ng DOST at ng kanilang mga institusyong natulungan. Isa rin po sa mandato ng TAPI ay para implement ang Republic Act 7459, which is known as the Inventors and Inventions Incentives Act of the Philippines.
Marami pong programa ito na siya pong tumutulong sa ating mga inventor. Director Egay, siguro pwede mong i-share sa kanila kung paano ba natin natutulungan ang mga inventor. Opo, mahal na Secretary. Marami tayong programa sa pagtulong sa inventor. Isa na sa programang ito ay ang major program ng TAPI, which is the Venture Financing Assistance Program, na siya pong nagbibigay ng tulong finansyal sa mga micro, small, and medium enterprises. Kasama na dito ang mga inventor na nagko-commercio ng kanilang mga inventions at inventor inventive products. Isa sa mga natulungan natin dito ay ang Manila Health Tech. Isa po itong spin-off company ng University of the Philippines na binubuo po ng mga scientists at researchers sa pangunguna po ni Dr. Raul Destura. Di po ba siya ang Manila Health Tech po nag-develop ng locally made COVID-19 test kits? Tama po ba? Onin, tama ka dyan. In fact, ang tulong po na ibinigay namin sa Manila Health Tech ay upang mapabilis ang commercialization ng kanilang tinatawag na Biotech M Aqua Kit, which is a dengue diagnostic kit. Nabigyan po namin sila ng tulong dito para mapabilis at maparami ang mga produksyon nila ng mga vials na ginagamit sa kit. Ang binigay namin dito ay isang makina, robotics, para sa liquid dispensing machine na siya pong ginagamit ng Manila Health Tech. Ano-ano pa ang naitulong natin sa kanila, Director Egay? Sa Venture Financing Assistance Program po, no, dahil tinulungan na natin sila doon sa kanilang pagkokomersyo, natulungan din natin sila sa international certification na kailangan nila para doon sa mag-qualify sila sa foreign market. Ito ay ang certification na siya pong magbibigay sa kanila ng kaluwagan na sila po ay patunay na nagpo-produce po ng molecular tinatawag nating kumpanya na para sa mga molecular biology products. Isa po to, ang isa pang natulungan ng DOST dito ay yung pag-develop po ng technology ng dengue kit. Ito po ay sa tulong po ng Philippine Council for Health Research and Development. Ito po ay siya pong tumulong para ma-develop ang technology at nabigyan din po ito ng suporta again ng tekniko ng DOST TAPI at ngayon po ay itong tinatawag nating Venture Financing Assistance Program. Para po mapatunayan natin na tuloy-tuloy po ang ginagawang pagtulong ng DOST para sa tuloy na pagko-commercialize ng invention ng isang researcher or ng isang inventor. Ayun. Alam nyo, talaga nakakatuwa pong isipin na kung tutusin simula sa research and development stages hanggang sa commercialization, may programa po ang DOST para matulungan ang ating mga Filipino inventors. At nakikita naman po natin ngayon kung gaano kalaki ang tulong na nagagawa ng mga invention at inobasyon ng Manila Health Tech gaya ng Biotech M, Dengue Diagnostic Kit at ngayon nga yung kanilang locally made COVID-19 test kits. Tama ka dyan, Onin. In fact, hindi lang naman yung venture financing ang aming pwedeng maitulong sa mga inventor. Meron pa kaming tulong na binibigay sa concept prototyping. Ito yung isang programa na maraming natutulungan maliliit na inventor na gusto nilang mapatunayan ng kanilang invention ay gumagana. So nagbibigay kami ng grant dito na nagkakahalaga ng 200,000 to 1 million depende kung ano yung klase ng kanilang prototype na ipapabricate. Ang mahalaga lang dito, dapat ang prototype nila ay masusing pinag-aralan ng mga eksperto at siya pong may IP protection na rin. Ang mga costing po na aming binibigay ay ayon po sa mga materyales na kanila pong sinusumiti sa amin. Isa sa prototype assistance na binigay namin dito ay yung sa Tarlac Agricultural University na siya pong nag-develop ng commercial prototype na stove, no? Ito yung ginamit na nila para ma-commercialize nila yung stove, para mapakita nila sa publiko na may commercial level yung stove na kanilang na-develop. So, in general, paano natin natutulungan yung mga patented inventions? Dahil ho sa Republic Act 7459, ang number one pong programa ito ng TAPI
ay yung pag-commercialize ng patented inventions. Isa po dito ay yung tinatawag nating Invention and Innovation Technology Lending Program. Katuwang po natin dito yung Land Bank of the Philippines. Ito po ang nagbibigay tulong sa mga inventor na nangangailangan ng malaking halaga na hindi po kayang suportahan na po ito ng TAPI dahil sa sobrang laki po ng kanilang hinihingi. Pero willing ang Land Bank of the Philippines na magbigay ng counterpart dito sa mga inventor. Ang maganda dito sa programang ito ay ang DOST TAPI ay hindi po nagbibigay ng interest. Out of that particular project cost, 40% ng project cost ay sa TAPI na walang interest, 45% naman ay para sa land bank, at yung 15% po ay ang tinatawag natin proponents or equity po ng inventor. Yun po yung aming naibibigay sa ano. Isa rin po sa mga natigyan namin ng tulong sa ITEC, ang MYKL Kitty Kits. Isa po itong sa dengue rin po na pag-minimize ng, para ma-reduce ang production ng mosquito. Ito, isa po ito sa aming mga natulungan. So, napaganda po. Sino po maaaring mag-avail ng assistance na ito at paano po ba mag-avail? Okay. Ang pag-avail po natin ng ITEC program, sa ITEC program ay mag-submit lang po ng registration ng inyong kumpanya dahil ang kailangan po dito ay naka-commercialize na po itong mga invention na ito. Meron po kayong IP certificates. Isa po sa kailangan dito ay ang certificate po ng IP ay nakapangalan po. Either nakapangalan sa inventor, nakapangalan po sa cooperative, nakapangalan sa enterprise. Dapat po sa kanila po naka-assign yung invention. Yun po yung number one requirement ng sa batas na ang pwede lang po mag-commercialize under that ITEC program ay yung may-ari ng invention. So meron pong sa TAPI lang po susulat, magbibigay po kami ng requirement, kasama po dito yung tinatawag nating mga financial documents, certification po na galing sa IP in terms of IP certificates. Kanina po ay nabanggit niyo po ang intellectual property rights at mahalaga po ito para maproteksyonan ang karapatan ng mga inventors sa kanilang invention. Director Egay, meron po bang programa ang DOST TAPI para rito? Oo, meron kaming programa. In fact, ito yung aming major program na kailangan naming ipaalam sa publiko na lahat po ng commercialization program ng TAPI nangangailangan po muna na dapat meron silang IP certificate. Kaya unang-una po sa aming mga pagtulong sa kanila ay kami po ang magbibigay ng tulong financial para ma-file po yung kanilang mga intellectual property. Kahit sino ba Egay, Director Egay na may imbesyon ay pwede mag-apply ng assistance for intellectual property rights. Opo, sir. Lahat po pwede. Maski estudyante, faculty, kahit private, at saka kahit sino po ay pwedeng mag-apply sa amin ng intellectual property right assistance. Kami po ang bahalang gumawa ng claims. Ang kailangan lamang po namin sa kanila ay kooperasyon para malaman namin kung ano yung dapat naming isulat at kung sino po yung dapat naming ahente o yung tinatawag nating patent agent na siya pong tutulong sa kanila sa pagpa-file po ng IP assistance. Bukod pa riyan, meron pa tayong tinatawag na Invention-Based Enterprise Development Program. May dalawa po itong component. Yung component 1, yung tinatawag nating market sample testing ito, no? Ito yung pag-develop ng kanilang mga invention para ma-start nila yung tinatawag nating business enterprise. Ito yung paglalagay nila, paggagawa nila ng mga product para magamit nila for testing ng consumer. Yun ang stage 1. Ang stage 2 naman, o component 2, ay nasa commercialization stage na sila. Ito yung sasagutin na ng TAPI
kung halimbawa may ino-order sa kanila ang kanilang mga client at kailangan na nilang mag-produce ng ilang quantity or units of products of their invention. Isa sa mga natulungan namin dito ay si Roberto Usido. Nakapagbigay kami ng tulong sa kanya sa para ma-produce niya yung mga request ng kanilang mga supplier sa kanyang tinatawag na medicinal oil, massage oil ito, no? Na ginagamit niya, kakatulong daw luna sa indolent ulcers o sa other massage or venereal diseases as he claims, no? Ang ikalawa naman dito ay yung commercialization ng mosquito trap ni Benjamin Mendoza. Ito ay isang imbensyon na nagtatrap sa mga mosquito na pag nangitlog, hindi na makakalabas yung larva or grown mosquito at siyang ikamamatay na ng mga mosquito doon sa trap na yon. So in short, hindi na magpo-full grown or let's say, kung mag-full grown man yung larva nila, hindi na makakalabas yung mosquito dahil na-trap na. Isa pang halimbawa ay ang commercialization ng top O using the process of increasing dissolved and stabilized oxygen in water na na-invento naman ni Victor Ku. Ito yung parang spray na merong water ng dissolved oxygen na siya mong ginagamit pag i-spray para sa balat, no? So, nasa aluminum canister ito. So, isa yon sa mga natulungan namin. At another commercialization na tinulungan namin ay yung tinatawag na power-up fuel compostor ni George D. Guzman, yung group-perforated carburetor nozzle ni Romel Bernardo. Marami pa itong mga assistance na binigay ng TAPIN doon sa tinatawag nating IBED 2. Mm-hmm. Magandang program po ito. Talagang maraming mga Pilipinong inventor na matutulungan para naman mapagkakitaan din nila, sir, yung kanilang mga na-invento na pwede rin namang makatulong sa kanilang kapwa at maaaring sa mong bayan rin. Kaya po mahalaga na may kahit natin sila na ipagpatuloy ang pag-innovate at pag-invento ng iba't ibang bagay na kapakipakinabang po. Tiyo ba, Secretary Boy? Tama ka dyan, Onin. Kaya naman upang mainganyo ang ating mga kababayan na ipagpatuloy o isagawa nila ang kanilang idea for invention, nagsasagawa ang DOST sa pangunguna ng TAPI, ng Technology Application and Promotion Institute, ng exhibition at competition na ang tawag natin ay NICE, National Invention Contest and Exhibits. So pwede mo sigurong ibahagi ito, Director Egay, sa ating mga taga-subaybay. Opo, Sec Boy. Ang NICE po ay isinasagawa ng TAPI ayon po sa provision ng batas ng Republic Act 7459 na amin pong ginagawa tuwing ikalawang taon, no? Ngayong taon po ay nagkaroon tayo ng National Invention Contest at sa susunod na taon ang Regional Invention Contest naman. Sa pamamagitan po ng programang National Invention Contest and Exhibit, binibigyan po natin ng recognition ang mga inventor sa kanilang mga ginawa para po ma-promote, maigi at mabigyan po ng tamang kaukulang insentibo ang mga inventor. Meron po tayong tinatawag na kategorya kung kayo po ay sasali sa National Invention Contest. Pero ang mga National Invention Contest qualifier ay ang mga regional invention finalist. So ibig sabihin, para makasali ka sa National Invention Contest and Exhibit, ikaw ay dapat manalo sa Regional Invention Contest and Exhibit. So meron tayong kategorya na sinabi ko nga, invention category o tinatawag nating tuklas. Ito ay isang mahalaga at prestigyosong award during the National Invention Contest dahil ang premium mong makukuha dito ang pinakamataas, 300,000 pesos at meron ka pang tinatawag nating WIPO medal or World Intellectual Property Organization medal. Isang ahensya po ito ng UN na binibigay po at nanggaling po ito sa Switzerland. Ang maganda po dito, nakalagay po ang certificate ninyo sa Switzerland na kayo po ay winner ng Philippine Invention Contest. Ito po ay recognition ng mga WIPO winners.
ito po ay para sa tuklas. Meron po tayo sa utility model. Sa utility model naman, meron tayong amount o premyo na 200,000 pesos at meron ka rin po ditong WIPO plaque. Galing din po ito sa Switzerland. At ang pangatlo po ay meron tayong tinatawag na industrial design category. Ito po isa rin pong IP. So ang mahalaga po dito ay yung intellectual property na well-recognized po ng World Intellectual Property Organization. Kaya po sila nagbibigay ng certificates or medal. So ang industrial design ay 200,000 pesos din po ang winner at meron pong WIPO plaque. Para sa mga kabataan naman at sa mga researchers, meron din po tayong category na tinatawag nating likha for professional researchers na nabibigyan po natin ng 100,000 pesos at certificate po natin galing sa DOST. At sa CBOL, high school and college, meron din po tayong tinatawag na premyo na 100,000 per first prize winner at certificate din po ng DOST. Ngayon pong taon to, Director Egay, nagkaroon po ba tayo ng knights? Ah, oo, Onin. Gusto ko ngang ibahagi ang ilan sa mga nag-uwi ng karangalan sa NICE 2020. Para sa tuklas category, nanalo ang fluidized bed drying system na problema actually ng ating mga farmers, no, in terms of drying their palay grain. Ito ay isang klase ng makina, drying machine, na nagpo-float using a hot air na binoblo ang grain sa loob ng kanilang chamber at madali pong matuyo ito, umaabot lamang ng 2 oras ang pagda-dry ng palay kumpara sa 12 oras na ordinary dryer. Mas mababa po ang konsumo nito sa pagdating sa kuryente at mas malaki po ang kapasidad, 2,500 kg per hour. Ang inventor po nito ay taga Solano, Nueva Vizcaya. Okay. Samantala, meron pa rin po tayong isang winner sa utility model category naman. Ang nabanggit ko una ay invention category. Sa utility model category naman, meron tayong non-woven fabric, heavy metal adsorbent, and method for preparing the same na nanalo as outstanding utility model, no? May isang composite non-woven fabric heavy metal absorbent tayo na nanalo, utility model na dinevelop ng Philippine Nuclear Research Institute. Irradiation din itong ginawa nila dito para ma-disinfect o ma-sterilize at para din gumanda yung kanilang tinatawag na pag-absorb ng heavy metals. Okay? Isa po ito sa mga ginawa ng Philippine Nuclear Research Institute. So that is under utility model. Meron tayo sa industrial design na dinevelop naman ng MIRDC. Ito yung tinatawag natin. Ngayon lang nila isinali ito, ang hybrid electric train. No? Alam ko na i-promote na natin to. So natutuwa naman ako at binigyan ng dami rin po ang tumulong dito sa pagbibigay ng intellectual property in terms of their industrial design. Po doon sa mga nabanggit ninyong mga programa, meron pa ba tayong ibang inisyatibo para makatulong sa ating mga imbento? Oo. Actually, marami pa rin kaming request na maraming request na dumadating sa amin yung mga products na dumating, ano, meron nang nagawang products at hindi nila maipasok sa merkado. Humihingi sila sa amin ng tulong kasi medyo mahal ang laboratory testing. Kami po ang nagbibigay ng financial assistance para doon sa mga product na gusto nilang mapalab test at kailangan po ito ng halimbawa mga supermarket kung kailangan po nilang ibenta sa supermarket. Isa po ito ang aming laboratory testing analysis assistance. Meron din po kaming tinatawag na IBID program, Industry-Based Invention Development Program. Dito po ay nagbibigay tayo ng technical at financial assistance na siya po kinakailangan ng mga inventor. Tumutulong din po tayo doon sa pinatawag nating tax exemptions, no? Meron pong sa batas ng RA 7459 kung kailangan po ng tax exemption, amin po din itong tinutulungan
sa kanilang pagpa-file doon sa tax exemption. Ang DOST po ang nag-i-evaluate at sila po ang nagbibigay ng mga documentary support sa BIR. Ang binibigay po ng DOST ay yung tinatawag nating clearance from the screening committee. Ito po yung certificate na kinakailangan ng BIR para masabi na nagko-commercialize na ang isang invention para sa kanilang tax exemptions. Director Egay, para sa kabataan naman, ano ang ating programa para mahikayat natin sila na mag-invent at mag-innovate? Meron tayong isang programa, no? Ito yung madalas i-request sa amin ng mga public high school. Ito yung tinatawag nating Invent School Program. Namimili kami ng mga region at pinagsasama-sama namin yung mga pinipili ng mga eskwelahan na magpa-participate ng mga bata na siya pong magiging leader at sila po ang mag-e-echo kung ano yung aming mga ginawa sa kanila. Ito po yung tinatawag namin Invent School Program. Tinutulungan namin sila kung paano yung sistema na simula sa idea, implementation, up to the working prototype, binibigyan po namin sila ng pamamaraan kung paano ginagawa. Handun din po yung tulong na ginagawa namin sa kanila kung paano po maghanap ng mga library materials through prior art search. Doon po namin ito tinuturo sa kanila. Sa ngayon po, ang Invent School Program, nag-pilot test na po kami sa elementary. Ito po ay nagawa na namin at maganda naman po ang feedback sa amin. Hindi pa nga lang namin ito pwedeng isama sa academic curriculum dahil kailangan po lang ito as extra activities ng mga kabataan. Director Egay, saan po sila maaaring sumangguni para sa accreditation ng kanilang organisasyon? Ang pag-accredit naman po ng organisasyon ay sa TAPI po nakasalalay. Magsasubmit po sila ng mga requirement nasa TAPI website po kung ano-ano po yung kanilang mga requirement na dapat isumiti sa amin upang ma-accredit po sila as an inventor organization. Maraming salamat po, Director Egay at Secretary Boy. Mga kaibigan, magbabalik po ang DOST report. Ilan munang paalala. Ako po si Roque Valenzuela, katira po sa Sililuan, Laguna. Medyo meron pong mga konting problema na sa pag-itik dahil po nangamatay, hindi po masyadong nangingitlog. Gusto ko po sanang mangyari na maturuan ako ng sa teknolohiya para marami akong matutunan na alaman para may apply ko sa aking pag-itik. Para sa lahat. Ang inyong pong napanood ay teaser ng Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. At para imbitahan tayong manood, ting Miyerkules, darito po, Secretary Boy. Huwag po natin kalimutang panoorin ang Siyensikat. Ito po ay tuwing ika-12 at kalahati ng hapon o tanghali sa Siyensikat YouTube channel. Para po sa susunod na Miyerkules, ang ating episode ay ang istorya tungkol sa Itik Pinas. Ito po ay may kinalaman sa kabuhayan. Kaya huwag po natin kalimutang panoorin. 12:30 Wednesday. Ayan. Panoorin po natin yan. Yan po ang Siyensikat hosted by Secretary Boy. At yan po naman, mga kaibigan, eto na, oras na para sa inaabangan ng lahat, ang hashtag itanong mo kay Sec Boy. Pero dahil po sa dami na rin ng mga nagpadala ng kanilang mga katanungan, namili na lang po ang aming team ng ilan sa mga questions na sasagutin ni Secretary Boy ngayong araw. At tutulungan naman tayo ni Director Egay sa pagsagot sa mga ito. Mula po kay Mary Tenorio, broadcast journalist. Magkano na po ang pondo na maaaring ma-avail ng isang inventor para sa kanyang invention mula sa DOST? Thank you for that question, Ate Mel. Actually, bawat inventor po ay meron pong halaga yung kanilang mga invention depende kung saan sila magkakwalify ng program. Ang mga programa po ay may kanya-kanya pong limit o financial assistance. So, depende po. Halimbawa po, kung maghihingi po ng tulong para sa IP protection, ang TAPI po ay nagbibigay ng up to 50,000 po ito ang worth of IP filing. Kasama na dito yung pagbibigay namin ng kabayaran para sa patent agent, etc. Hindi po namin binibigay sa kanila ang pera.
Kami po ang nagbabayad nito para sa mga patent agent at saka sa pagpapile namin sa IPOFIL. Pangalawa, kung ang request ng inventor ay nagpo-fall doon sa tinatawag nating prototype assistance program, sinabi ko nga po kanina, pwede tayong magbigay ng simula sa pinakamababa, depende sa klase ng kanilang invention, na nasa 200,000 up to 1 million. Kung ano yung kanilang ipapabricate, kasi depende sa klase ng sophistication ng invention. So ito yung mga ano namin. Pag sa venture financing assistance naman, depende sa proposal mo kung saan siya magko-qualify ng venture financing. Kasi ang venture financing assistance, meron po productivity improvement, meron tayong tinatawag na for PO financing na sasagutin lang kung halimbawa ang existing MSME ka, kung ano yung i-order. So nasa 2 million yan yung pwede kong pirmahan. Up to 5 million. Pero yung 5 million, nagre-request pa ako niyan, no, for approval. So, depende yan kung anong klase ng assistance ang kinakailangan ng isang inventor. Alright. Maraming salamat po. Ito naman po mula kay Professor Divine Reyes, Assistant Editor-in-Chief at Columnist ng Southern Laguna Herald. Ang DOST po sa panahon ng COVID pandemic ay may tuloy-tuloy at hindi natutigil na tulong pinansyal sa mga inventor. Yun po ang kanyang tanong. Wala naman pong pagbabago kung conforme kung ano yung ginagawa ng mga nakaraang araw, ganun pa din. Basta mag-contact lang sila sa Technology Application and Promotion Institute, kahit na by email or sulat, okay, ay makakarating po yan. Kaya wala naman pong programa na nasuspindi dahil sa COVID-19. Ayun. Follow-up question po, ganong porsyento ng tulong pananalapin ito ang mabawas sa kabuang pondo ng kagawaran? Yung sigurong budget na TAPI, ang itanong natin kung magkano. Para masabi ko sa inyo, ang TAPI po, ang nakalaan po sa TAPI GIA ay nasa 36 million. TAPI GIA po yan. Pero meron po kaming support na nakukuha sa DOST Central Office dahil nga po maliit lang yan. So, ang iano natin sa General Appropriations Act, yung 36 million na yan, hahatiin pa po natin yan sa iba't ibang division po ng TAPI. So ilagay na natin sa one-third, nasa 10 million, yung pwede naming i-allocate para doon sa iba't ibang programa. Nakakatulong po ng malaki yung programang yung mga support namin sa DOST Central Office. So yun po yung nakakapagbigay sa amin ng maraming accomplishment dahil po doon sa mga support na nabibigay sa amin. May mga projects din po kami na sinusuportahan din po ng DOST Central Office kasi may mga programa doon na pwedeng sumama ang mga inventor. Like for example, Technicom, yung sa IP protection na nasa dati, ang tinutulungan lang namin dito ay yung tinatawag naming RDIs. Malaki po ang tulong na pwede pong matulungan yung mga, kaya ho namin ini-encourage kayo, pati mga state universities, local inventors sa mga IP protection. Alright. Ito po mula kay Bel Surara ng Radyo Aguila. Paano po natutulungan ng DOST ang mga inventors na may mga na-invento subalit walang kakayanan upang ito'y maipakilala sa publiko? Dito siguro natin na nagagamit yung ating mga pairs na ginaganap sa iba't ibang bahagi ng ating bansa para maipakita yung kanilang mga invention. At tumutulong din ang TAPI na mag-develop ng mga promotion materials, lalo na dun sa mga invention na natulungan na rin nila. Alright. Ito po yung mula kay Angeli, program host ng J101.5 FM Big Radio Laguna. Ano po ang ginagawa ng DOST sa mga nananalong invention kada taon? Hey, guy. Okay. Ang lahat po ng mga nananalo sa amin ay sinusulatan namin. Halimbawa po, umpisahan natin kasi may steps of support. Unang-una, kung halimbawang ito po ay nanalo sa creative research, lalo na po yung mga nasa mga kabataan. Marami pong magagandang research sa kabataan. Ito po ay ini-encourage namin ng IP protection. Yun po, kasi creative research sila, no? Pagka na-evaluate namin. So, sinusulatan namin sila for IP protection. Ngayon, doon sa mga meron ng utility model, sinusulatan din po namin sila na pwede silang mag-avail ng iba't ibang programa ng TAPI in the production of prototype, commercial prototype,
testing, let's say pre-market testing. So inaalok po namin sila. Sinusulatan po namin lahat ng mga inventor na nanalo. At kahit hindi nanalo, kung maganda ang kanilang invention, sinusulatan din po namin sila para mainganyong mag-file ng kanilang kanilang proposal sa amin. All right. Ito po mula kay Nora Gamolo, contributor ng SciDev.net. Will all regions have equal attention and promotion? Meron naman silang allocation for assisting inventors, pero siyempre depende rin sa dami ng humihingi ng tulong. May mga lugar na marami talagang inventor, may mga lugar na hindi masyado marami. All right. Ako, salamat po ng marami, Secretary. At maraming salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga tanong. At para po sa ating mga taga-subaybay, mag-send lamang po kayo ng inyong mga katanungan sa aming Facebook page at DOSTvPH upang masagot yan ni Secretary Boy tuwing Biyernes. Dito lamang po sa DOST Report. Engineer Agay, Director, baka meron po kayo nais ipaalala sa ating mga manonood. Nasa inyo po magkakataon. Ini-encourage ko ang lahat ng mga inventor na tumutok sa aming mga programa dahil malaki po ang tulong na maigagawa nito para ika-promote o ika-improve po ng kanilang mga commercialization ng kanilang inventions. Upang makatulong po tayo sa ekonomiya, kailangan po ma-commercialize muna yung inyong mga inventions. So, ang amin pong pinapaalam sa publiko ay mag-avail po at mag-submit po ng inyong mga proposal sa TAPI upang aming matutukan kung karapat-dapat po nating isulong o hindi ang inyong mga invention. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Director Agay ng DOST TAPI. Secretary Boy, baka meron pa kinais paalala sa ating mga manonood. Well, ito ay parang pakiusap din na sana yung una-una ang mga magulang natin, kung nakikita nating mahilig mag-invento ang ating mga anak, ay suportahan natin sila para ma-nurture ang kanilang pagiging creative at inventive. Doon naman sa mga ating mga guro sa paaralan, napakaganda rin sana kung magkakaroon tayo ng mga exercises or activities na makapag-encourage sa ating mga estudyante na maging matuklasin. Ano? At doon naman sa ating mga local government units, sana ay magkaroon din sila ng support para sa mga local inventors sa kanilang nasasakupan. Gusto ko lang banggitin na itong ating naging presentation ngayong araw na ito ng Biyernes ay pang-apat doon sa series ng presentations on innovations. So, no? Nag-umpisa tayo noon tungkol sa innovations from research and development na pinangunahan ni Undersecretary Rowena Guevara. Sinundan ito nung mga innovations galing sa mga students na ipinresent naman ni Undersecretary Renato Solidum. Pangatlo ay yung innovations coming from the shop floor and from the grassroots na ipinresent ni Undersecretary Brenda Manzano. At ngayon nga ay ito yung mga galing naman sa ating mga inventor. Ang kahuli-hulihang episode tungkol sa innovation ay sa darating na Biyernes, at ito naman ay ang ipipresent dito ay yung mga innovations galing sa ating mga startup companies. Karamihan dito ay mga kabataan na nagsusubok na magkaroon ng kanilang negosyo through very innovative or unique products. So, yun lang ang aking masasabi at salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aming DOST report. Maraming po salamat, Secretary Boy, at maraming salamat din po, Director Agay. Pero bago tayo magtapos, meron po tayong panawagan na natanggap. Meron pong mag-birthday bukas. Batiin din po natin DOST-STI Director Richard Burgos. Sir, happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday, Director Richard. Ka-birthday. Ka-birthday pala ni National Hero, ni Jose Rizal. Opo. 20 siya, 20. 20 po. Oh, tama po, sir, 20. Anyway, sir, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at inaanyahan din namin kayo manood ng Expert Talk Online hosted by John Miranda tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon sa DOSTv Facebook page. Mas marami pang balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-uusapan. Samahan niyo kami muli sa susunod na Biyernes alas 4 ng hapon dito lamang po sa DOSTv Facebook page. Inyong pakadutukan mga balitang may kinalaman sa siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino straight
from the S&P Authority ng Bansa. Ito ang DOST Report. Ako si Oning Miranda. At ako naman po si Secretary Boy de la Peña. Abangan niyo kami ulit sa susunod na Biyernes, alas 4 ng hapon sa DOST TV Facebook page.